Dapat pa ba natin ituloy yung pagsampa natin ng kaso kay Celestina na nakataya yung buhay ng anak natin? Pumapayag kang umalis na ng CL Paraiso. Adrian, handa na ako tumestigo. Sa wakas, mapapakulong na rin natin si Celestina. Hindi niyo na rin po kailangan umalis. Lalaban tayo sama-sama. Hindi ko urungan tong laban na to. Lalo pat may hawak kaming alas laban kay Tita Celestina. Alas? Malalaman mo din soon. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin sa mga kamay ni Celestina. Kumusta na siya? She's okay. Pero alam mo, bilang doktor, hindi nagbabago yung stand ko na kailangan niya ng pahinga sa lahat ng to. Kailangan niyo siyang mailayo sa El Paraiso as soon as possible. And alam ko din na itutuloy niyo yung kaso laban kay Celestina. But it's important that you need to spare her from all the stress na pwedeng idulot nito. I agree with David Virgilio. Sigurado ako maiipit si Mitch. Pag finela ni Adrian yung kaso, ilayo natin si Mitch. Itutuloy pa rin natin yung laban kay Celestina, pero si Mitch, hindi niya kailangan masama sa gulo. Please, Virgilio, para sa ikatatahimik ko. Kakausapin ko si Adrian pagbalik niya dito. Okay. I guess I have to go. Call me if you need anything. Salamat. David, mag-ingat ka. And please rest. Nakikita ko sa mga mata mo na pagod ka na rin. Find time for yourself too. Mahirap ang trabaho mo bilang psychiatrist. Minsan nagiging burden yun na rin ang mga problema ng pasyente nyo. I will. I appreciate it. Sige, maiwan ko muna kayo. Good news and bad news. Ano gusto mong marinig? The bad news. Para alam ko kung paanong gawing good. Itutuloy nila Adrian yung kaso laban sa'yo. I kinda expected that. Pero sisiguraduhin ko na mababasura lahat ng efforts niya. Katulad ng ginawa ko kanina kay Mitch. Hawak ko ang pulis. Hawak ko ang hukom. I am above the law. Sigurado ba yan, Celestina? Dahil ang sabi ni Mitch, meron daw silang alas na hawak laban sa'yo. Anong alas? Maybe they're bluffing. Well, we'll know soon enough. Ma'am, andyan na po sila. Aling Conchita, welcome back po sa El Paraiso. Masaya kaming makita kang okay na, Conchita. Masaya din ako makita kayong lahat at makabalik dito. Oras na para lumaban, Conchita. At oras na para pagapangin natin si Celestina sa putik ng kasamaan niya. Hindi lang pagapangin. Ngunurin at lunurin. Gusto ko yun. Para magiging mag-besties tayo. I'm glad, David, that you have finally visited me. It's been 4 months since you guys visited me here. I'm extremely worried. I was just busy. What happened to you? Bumalik ba yung sakit mo? No, I'm fine. I can handle this on my own. I just need your advice. You're in love. I'm in love? What do you mean I'm in love? Bakit? Paano malaman? Of course, David. Alam ko yun. Ever since I have treated you, since your depression, magmula nung namatay si Mia, you fall in love and you become obsessed. I'm not obsessed. Okay? Gusto ko lang iligtas tong taong to from the very person na pumatay kay Mia. And I love her. I love her. Ayokong mangyari sa kanya yung nangyari kay Mia. That's bad, David. Iniinom mo ba yung gamot mo? Hindi ko kailangan ng mga gamot. Those medicines, those drugs, it numbs me. Hindi ko kailangan yung gusto kong makaramdam. Okay, and this woman,
This woman, this person, she's my second chance at love. That's unhealthy, David. I advise you to stop seeing that woman. No. No, I want to see her every day, and I'm gonna do everything in my power to keep her safe. I'm sorry. Patawarin mo. Patawarin mo, Albert. Anyway, I have to go. David, sandali. If you keep on doing that, your depression will come back. And it will hit you harder than before. Possibly ma-revoke ang medical license mo. Masasayang lahat ng pinaghirapan mo. If worse comes to worse, I'll make sure everything's worth it. Chief, may balita ka na ba sa kampo ni AJM? Are they filing a case against me? Sa ngayon, mukhang wala pa naman, tita. Natakot tatad sa ginawa ko sa nobe niya. I want you to keep your eyes open. I don't want to be off guard. Ako nang bahala, tita. Salamat, Chief. Hello, Adrian. Celestina, mabuti naman sumagot ka. Meron akong surprise sa'yo. Let me guess. Sasampahan mo na ako ng kaso. Galing ah. Meron kang advance na pag-iisip. Pero tama ka. Actually, merong gustong kumausap sa'yo. Bring it on. Hindi ko siya aatrasan. Kaso, sabi niya, sa korte na lang daw kayo magharap. Pero meron ako isi-send sa'yo na video message. Enjoy mo ah. Bye. Celestina? Conchita? Oo! Buhay na buhay ako. At ngayong nakabalik na ako sa El Paraiso, oras ng pagbagsak mo. Natigilan ka ba? Kapatang! Kumapit ka, ha? Dahil sasalantahin ka ng bagyong Conchita. Franco. Franco, I'm in trouble. Si Conchita, saksi siya sa lahat ng mga ginawa ko. I commend your strategy, Adrian. Sa pagpapakita ni Conchita kay Celestina, tsak na nagpapawindang sa kanya ngayon yun. And it sends her a clear signal na hindi tayo natatakot sa kanya. But it's gonna keep her on her toes, kaya dapat maunahan natin siya. And pagkatapos natin mag-file ng kaso, kailangan natin magpa-interview sa press para mas maging aware yung mga tao sa mga pinagagawa ni Celestina sa atin. And that will encourage mga taong inapi niya na mag-file ng reklamo laban sa kanya. At tayo po ang magbibigay sa kanila ng lakas na loob para ilaban ang karapatan nila. Naisip namin ni Virgilio na lumayo muna dito sa El Paraiso pagka-file ng case dahil siguradong mag-iinit na naman ang mata ni Celestina sa ating lahat. Baka kung ano na naman gawin niya kay Ana Vida o kung sino man sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun, aatras na tayo sa laban. Uunahin lang natin ang kaligtasan natin, for now. I agree. Got it, Kuya. Papa, handa ko na yung rest house para sa ating lahat. Oh, edi isipin na lang muna natin na magbabakasyon tayo pansamantala para na-relax naman tayo dyan sa stress ni Celestina. Tama. Pero bago yan, siya muna ang stressin natin. Sige, attorney. File mo na yung kaso niya. Meron mo yan. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nag-file kayo ng kaso laban kay Celestina de Alegre. Ayan na! Ayan na!
Ngayon, mas marami kaming ebidensya. Ebidensya na mas magdidiin sa kanya at ngayon meron kaming witness na nakasaksi sa lahat ng pagpatay niya. Nag-file na si Adrian ang kaso? Tumating na kasi ang star witness, si Aling Conchita. Tingnan ko lang kung di ba bansok si Celestina. This is really bad. Papalikan sila ng Celestina, hindi na safe si Mitch dito. Sino-sino mga pinatay ni Celestina de Alegre? Inamin niya sa akin lahat ng tinorture niya ako. Maaari mo po ba silang pangalanan? I'm sorry. My client cannot answer that question now. Hintayin na lang ninyo magsimula ang trial, ha? Anong aasa natin sa kaso ito? Ang maitama ang lahat ng pagkakamaling ginawa ni Celestina sa bayan ng El Paraiso. Mabigyan ng hustisya lahat ng mga inapi niya. At makulong ang habang buhay si Celestina sa mga kasamaang ginawa niya. Hindi. Hindi ito pwede. Mom, this is serious. We have to call our lawyers. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tulong niyo para labanan si Celestina, lalo na sa inyo, Aling Conchita. At syempre kay David na binawi yung statement laban kay Tita Odessa at kay Adrian. Hindi magiging madali yung susunod natin gagawin dahil alam ko, babawi si Celestina. Kaya na pagdesisyon namin ni Weber Hilo na magbakasyon tayo muna lahat. Sumama ka na rin, David. Maliban sa kailangan ni Mitch ng doktor, alam na ni Celestina kakampi ka namin. Siguradong nanganganib na buhay mo. Isang pamilya na tayo na lalaban kay Celestina. Sana solid tayo. I'm afraid their case against you has gravitas. Compelling ang mga evidences nila. At yung mga statements nila, nagko-corroborate sa isa't isa. Ibig sabihin, the judge will rule in their favor. And your case will proceed to trial. That's right. Ako nang bahala sa judge. Madi-dismiss uli ang mga kasong yan. Are you going to pay the judge, Mom? Bilang law student, I advise you not to do that. Let's fight the case, right, attorney? Innocente naman kayo, di ba? Yes, innocente ako. But Adrian is motivated to destroy me. Pwede niya rin bayaran yung judge para idiin ako. Bago mangyari yun, uunahan ko siya. Ninyo? Yes, ma'am. Mauuna na muna ako, ha? Mukhang may pag-uusapan pa kayo. Jeff, paatid na lang si ma'am. Ingat po. Ingat. Alam ko na hindi ka komportable nakasama si David sa bakasyon. Pero pagbigyan na lang natin si Mommy. Siguro kasi hanggang ngayon, nag-aalala pa rin siya sa akin. At naisip ko na habang nasa bakasyon tayo, pwedeng bigyan ni David si Mommy ng therapy, di ba? Para mabalik yung memory niya. Alam ko kasi na iniisip ni Mommy na mas kailangan ko ng therapy, pero hindi. Sobrang okay na ako. Kung sino man ang may kailangan ng expertise ni David, si Mommy yun. Mukhang tuluyan ang nakuha ni David, tiwala ng mami mo. Pero hindi ko naman siya masisay kasi nasaksihan niya kung paano kayo ligtas ni David. Pero ikaw, 100% ka nang bilib sa kanya. Nagsasalas ka ba? Mitch. Alam naman natin matagal na may gusto sa'yo si David, pero bukod naman sa selos, nag-worry ako. Kasi sa tingin ko, hindi talaga dapat pagkatiwalaan si David. Pero naisip ko, siguro mas mabuti na nababantayan ko siya.
kasama natin siya para malaman ko kung meron talaga siyang kaugnayan kay Celestina. At pag napatunayan ko na kasabot niya yung kalaban, babayad siya. So, ang ibig mo sabihin, papabantayan mo lahat ng galaw niya? Nag-iingat lang ako, Mitch. Ako? Bitawan mo ako, sabi! Yan ang bagay sa'yo! Para lumabas yung init sa katawan mo! Huwag mo akong idamay sa init ng ulo mo. Nagpapatuta lang ako sa'yo. Dahil mahal kita. Huwag mo kong bibigyan ng dahilan para mawalang pagmamahal na yun. Sorry. Saan ka pupunta? Naglalabas ng init ng ulo. Good evening, sir. Saan po kayo punta? Kukunin lang. Adrian! Sino ka? Gagawa mo dito. Kapal din naman ang pagmumukha mo eh, no? Pagtas ng ginawa mo kay Mitch, magpapakita ka pa dito? Hindi ko alam sinasabi mo, Adrian. Kung kailangan mo. Wala naman. Gusto ko na ipaalam sa'yo na kahit anong gawin mo, hindi mo mapapabagsak si Celestina. Hindi, hindi ko talaga magagawa yun. Hindi ko siya mapapabagsak. Dahil sa sarili niyang kasamaan, mapapabagsak niya yung sarili niya. Matapang ka talaga. Ako na lang kayo harapin mo. Hindi si Celestina. Hindi ako papatol sa aso na kagaya mo. Nabati ka na lang makipagtulungan sa amin kung talagang mahal na mahal na mahal mo yung amo mo. So, tingin mo, kaya mo pa siyang sagipin. Gawin mo. May pag-asa pa para magbago siya. Pagbayaran niya lahat ng kasalanan niya. Ikaw magsisisi, Adrian. Ikaw. Ikaw ang babagsak. Tandaan mo yan. Killer pare, yun yung sinasabi ko. Yan ba yung kabit yung nanay? Oo, pare. Bro, yan yung sinend ko sa yung video. Yung senior ko, bro. Okay, yan yung anak yung mamamatay ta. Oo, pare. Ano ba? Ako ba pinag-usapan nyo? Oo, pare. Totoo naman, di ba? Nanak ka ng killer. Hindi ko alam yung sinasabi yung mga fake news yan. Fake news? Ang dami yung witness eh. Nag-trending pa kayong nanay mo eh. Sabi pa sa video, kabit at pagnanakaw na kasawa yung nanay mo. Eh, kung tumahimik ka na lang. Oh, ano? Ano gagawin mo? Ipapapatay pa rin kami sa nanay mo. Oh, ano? Tumigil na kayo! I-dismiss mo lahat ng kaso laban sa akin. Magkano lahat to? 10 million pesos. Kung kulang, sabihin niyo lang sa akin. Willing ako magdagdag.
willing ka pang dagdagan. Eh kung dagdagan ko ang sentensya mo kapag natalo ka sa kaso, get out of my office, Mrs. De Alegre! At dalhin mo yung perang galing sa kasamaan. Hindi lahat nabibili ng pera. At ito ang tatandaan mo. Sinisigurado ko sa'yo na mag-proceed sa trial ang kasong to. Kayo muna bahala dito sa Valle de Luz, ha? Mag-iingat kayo habang wala kami. Sure, tita. Mas mag-iingat po kayo. Bye-bye. Bye po. Kasi nakikipag-away. Eh, ininsulto nila mami ko eh. Kasi naman kalat na kalat na sa buong campus yung ginawa ng mami mo, Hedge. So galit ka na rin sa kanya? Dahil mamamatay tao siya? Hindi ko sinabi yun. Pero yun yung totoo, di ba? Kahit hindi mo sabihin sa akin, nakikita ko sa mata mo. Mabuti pa siguro ng ikaw. Mahal tayo magkita muna. Ha? Huh? Uy! Uy, teka sandali! Akala ko balabas tayo sa away ng mga pamilya natin. Pero imposible yun, Nika. Mas mabuti pang putulin na lang natin yung friendship na to kaysa magkasakitan tayong dalawa. Hindi ako bagay sa'yo. Pamilya pa lang natin magkaibang magkaiba na. Pero hindi ka naman tulad ng mami mo eh. Mabait kang tao, mabait kang kaibigan. Tapos ang sweet-sweet mo pang malilitaw. Pero nakakasama na sa'yo. Napahamak lang kita. Yung nangyari kanina, sample pa lang yun. Sigurado lahat ng tao sa amin ngayon, Bursit. Ayoko na magalit yung magulang mo sa'yo nang dahil sa akin. Marami nang nasirang pamilya. Masira, pati yung sa'yo. Sakit yun eh. Ayaw ko maranasan yun. Kaya please, distansyan lang muna tayo sa isa-isa. Ted! Ted, sandali! Ted! Ginawa mo rin.
Ang pagmamahal may sakripisyo. Dito lang nararamdaman ko para sa'yo, Nika. Itago mo. Ano ba to? Basta itago mo. Mabuti ang iyong puso. Sa takdang panahon, itatama mo mali. I will not go down without a fight. Maganda sila. Kung hindi ko mapuksan ang kasong ilalaban sa akin, pwes, silang pupuksain ko. Sabihin mo lang sa akin ang gagawin at susunod ako. Gagawin nating impyerno ang buhay nila, Franco. Susunugin mo silang lahat? Hanggang sa maging abo.